Recently, nag-house hunting ang isa sa mga vloggers na tinitingala ko sa YouTube. Kasi 5'10" siya. And ako medyo mas maliit lang naman ako dun na onte sa mga 5'9.5". Siguro. 5'9.5". So, anyway, today ngayong araw ay samahan natin si Will Dasovich na mag-house hunting at suriin natin kung ano ba yung mga bagay-bagay na dapat nating titignan bago tayo bumili ng isang bahay na bago. Ilang beses ko sinabi yung bago, dalawang beses. Mapang-ulit! Diba tita, like, if you're gonna recommend the place for Will, like, ako I suggest a condo kasi. Like, Will wants to get a house. Like, no. Grabe! Bakit ka ganun? Hey, I've owned a house many times and it's a lot of maintenance you don't know. Even if you're 30 years old. No, you're only 20. Look, I have Shibubu. No. My personal assistant. She can't even maintain a room. Oh! Ow! Maybe a townhouse is okay, but not a house. Yeah. Tama si Mudra doon ng pagbili ng isang bahay ay mas malaking responsibility if i-compare mo sa pagbili ng isang condo or ng isang townhouse. So Lian, ano bang pagkakaiba ng condo, ng townhouse at ng house and lot? So basically, ang pagkakaiba lang nila ay yung sizes and yung footprint ng bahay sa lote. So, pag sinabing condominium, kadalasan, wala kang lote doon dahil nasa isang mataas na siya na building and meron ka lang parang isang unit doon sa building na yun. Pero pag sinabi naman na townhouse, kadalasan dito sa Philippines ay pwede siyang i-considered as yung row housing na tinatawag natin. Pero mas social lang siya na row housing. So imagine nyo, ito yung lote natin. And then, ang ginagawa kadalasan sa mga townhouses ay may isang developer lang yun. So yung footprint ng bahay nyo ay kadalasang sinasagad nila dun sa sides ng property lines nyo. So, puro firewall yan. Kadalasan, meron kayong parking dito. Yan, dyan yung parking. And then, dito yung entrance. Ganyan. So, ganyan yung townhouses. So, mas less responsibility siya kasi minsan, maliit lang yung yard nyo sa likod. Pero pag i-compare naman na natin siya sa house and lot, ang pinaka-typical na setup ng house and lot dito sa Philippines ay yung bahay nyo nasa gitna na ganyan. So, meron kayong mga side yards. And then meron kayong backyard and front yard or front lawn. So, mas marami nga namang i-maintain. Yun nga lang, ang kagandahan nito ay pwede kayong maglagay ng mga bintana dito para may access sa light and sa hangin yung buong bahay nyo. So, there you go, madudes. It's such a trend now, right? Like, everyone's trying to buy a house and all. Yeah, no, that's why we're buying a house, because everyone else is doing it, diba? I know. Hey. I want to be able to flex on everyone, like all the other YouTubers do. And do your home tour. Yeah, I want to do a home tour. That's the only reason home I'm tour. Buying a house, so I could do a home tour video. I just want you to be featured on Oliver Austria's channel. Papasaba sa mata ng isang arkitekto. That's the other reason we're doing this. You know, gusto ko marinig yung mga payo nyo. What? Kilala ako ni Sir Jaco and ni Sir Will. And by extension, kilala na rin ako ni Ma'am Mudra. Na-starstruck ako. Let's get back to the video. So bright! Okay, so it's a corner unit facing the Manila Golf Course, the most expensive golf course in the Philippines. So kung tama yung pagkakarinig ko, yung unang sabi ni Ma'am Real Estate Broker is this is a corner unit. And again, tulad sa mga lote, pag corner unit ang binibili mo ay mas mahal. Bakit mas mahal ang mga corner units? So pagdating sa mga condominium, kadalasan ay meron tayong dalawang klaseng units. So meron tayo yung regular unit na nandito. And then meron tayong corner units na nandyan sa sides. So ang mga regular units ay mas mura dahil ang windows lang nila or access dun sa mga views ay isa lang. Pero pagdating naman na sa corner units ay two sides ang pwede lagyan ng bintana. Mas maraming views and mas maraming bintana effectively. And second thing na napansin ko dito sa unit na ito ay yung harap niya ay golf course, which is a good sign dahil ibig sabihin there is no chance na anytime in the future merong biglang magtatayo ng napakalaking building doon na halos kita mo na yung kapitbahay mo and kita ka na rin niya sa mga pinagagawa mo. So makita ka niyang mag TikTok ng mga
Ganun. Wala na, nakita nyo na akong sumasayaw ng weird. Yeah, this is the kitchen. So it's already equipped with all the kitchen appliances from Miele. I like the black granite. It's a German brand. Okay, yeah. Tingnan natin itong kitchen nila kung papasabay to sa mata ng isang hindi marunong magluto. So itong kitchen dito ay gumamit sila ng U-shaped kitchen type. So ganyan, U-shaped siya dahil pag ginanyan nyo, letter U siya. Markan natin yan ng R for ref, L for lutoan, S for sink. Personally, pag nagdi-design ako ng mga kitchen, ini-imagine ko na ako yung nagluluto dun sa kitchen kahit di naman ako marunong magluto ng mga putahe. Actually, fried egg, hot dog, noodles, ganun lang alam natin. Anyway, magpanggap na lang tayo na marunong ako magluto ng kare-kare. So, ano bang unang gagawin ko pag magluluto ako ng kare-kare? Siyempre, prepare ko yung karne tsaka yung gulay. So, first step, kukunin mo sa ref yung karne. And then, dadalin mo siya sa sink. And then, pupunta ka sa preparation area mo, which is this countertop dito na nakikita natin. Chachapin mo na yung gulay and yung karne. And then, saka mo siya dadalin doon sa ating lutoan. Kung makikita nyo, meron kayong triangle na na-build dyan, which is very, very ideal. Pero kung ako yung pag-de-design nitong kitchen na ito, ay siguro itong sink, lalagay ko banda rito para ref, sink, prepare, tapos luto. Para yung flow niya is circular. So just in case marami kayong nagluluto sa kitchen na to, umiikot lang kayo at hindi kayo nagkakambanggaan. Pero all in all, okay na rin yung pagkakadesign dito sa kitchen na to. The flooring is Nara. Nice. Nara? Itong sahig na ginamit dito ay Nara floors. And kadalasan ang kahoy na Nara ay ginagamit sa mga high-end na houses and high-end condominiums dahil hindi nyo basta-basta mabibili yan ngayon. Because as far as I know, last time na tinry ko bumili ng Nara is bawal na raw mag-chop ng mga Nara trees. So hindi ko sure kung nabago na yung law na yun ngayon, pero hindi na ako masyado umu-order ng Nara kasi yun nga, mahal na siya and very very rare. Dahil sa mga hindi nakakaalam, ang Nara tree ang national tree ng Philippines. And kung uubusin natin yun, anong next na national tree natin? Bayabas? Pwede naman kasi masarap naman ang mga guava fruits. Isa pang rason bakit very very desirable ang Nara na wood dahil isa siya sa hardwoods na maganda yung haspe or very very subtle yung kanyang wood grain. So pag sinabing haspe, yung translation nun ay wood grain or yung nakikita nyong parang ganun-ganun nung kahoy. You are my kahoy. Haspe is fibers. Hindi yon internet kundi yung linya sa kahoy. Tell me why, bakit Nara ang binibili? Kasi maganda yung haspe ng Nara. Napakanta. Wow. Okay, so ito na. Okay, this is... Pause. Hula ko. So ganitong condominium na nakalocate dito sa napakaganda na location, may golf course sa harap. Siguro 100 million? Hindi ko kasi nakita yung labas ng building. So isa rin yung factor, pag maganda yung labas ng building. And kung merong mga shops dun sa ilalim ng condominium nyo na medyo social, mga Gucci, Burberry, Louboutin, mga ganon. Mas lalo na pag mga hype beast na mga shop yung nakalagay dun, mahal yung mga condo dun. So 70 million pesos. 70 million? 70 million? 70 million. Kinilabutan yung mga future grandchildren ko. Kasi pag napabili ako noon, kailangan na rin nila ibenta yung mga bato nila at saka mga pancreas and all their organs. Siguro, mga 200 generations from now on, sakalang mababayaran pag bumili ako ng ganitong klaseng condominium. Kahit sa panaginip ng kapitbahay ko, hindi ko afford yung 70 million na yan. But still, there are some people out there who can afford this and kadalasang bumibili sila ng mga gantong klaseng condominium ay dahil maganda yung location niya. So, yung business nila ay malapit lang sa condominium na to dahil yun yung isa sa mga advantage ng condominiums is yung location niya. Kadalasan, ang mga condos, nilolocate sila sa prime locations within the city. Kung saan meron kang access sa mga shopping centers and then may access ka rin dun sa golf course and then may access ka sa mga swimming pools. Anyway, isa sa mga advice ko sa inyo, my dudes, when buying a house or a property tulad ng condominium is to contact a real estate broker. Tulad ng ginawa dito ni Sir Will is he partnered with a real estate broker, namely Top Realty. So if you're looking to buy or sell properties in Metro Manila, Top Realty is one of the top brokerage firms to partner with. Bakit?
kasi mayroon silang roster ng professional and competent licensed brokers at mga PRC accredited agents who provide top-notch service and deliver results. So if you partner with a brokerage firm, go for one that values excellence, integrity, and results. That's what Top Realty is known for. At marami na silang satisfied clients. So to know more, my dudes, i-follow nyo yung Top Realty YouTube account to watch amazing house tours or if you want to list your property with them and be featured. So again, if you are looking to buy or sell properties, contact them and experience results. Top Realty, your partner in real estate. And the sponsor of today's video, so go check them out, my dudes. Link in the descriptions below. Alright, so I'm just gonna give you guys an overview. This is a brand new house here in McKinley Hill. As you can see, it has a very modern facade, perfect for the modern family. Newly built. Bagong bago. You guys are one of the very first few who will see it. It sits on the lot area of 233 with almost 600 square meters of living space. So this is going to be the biggest in terms of living space that we're going to see today. It looks big. Maluwang. It's big. It looks like a building. It looks like it could be two houses. It has 5 bedrooms, 3 stories high with a basement. Okay. Anyway. Just see it for yourself. All right. Let's go play. Now, I like the simple look. Simple lang ako. Okay, so kung titingnan natin dito sa isang side ng bahay na to is gumamit sila ng architectural techniques para hindi masyadong flat tignan itong pader na side na ito. So dito sa side na to is gumamit sila ng paints na contrasting with each other. So pag sinabing contrasting is magkalayo. Halimbawa itong t-shirt ko, contrasting siya dito sa hat ko dahil light color yung hat ko, yung t-shirt ko dark color. So dito gumamit sila ng light color sa gitna, and then dark color sa taas. And I think yung purpose yan kung bakit ginawa yan ng architect ay dahil kung titignan nyo, flat itong pader na to sa left side ng kanilang bahay. And to make it look a little bit 3D para hindi siya ganun ka-boring tignan na parang isang malaking pader lang na flat, ginamitan niya ito ng contrasting paint technique, my dudes. Okay, fast forward naman natin dito kung saan pinakita yung bubong. Ayan, so kung titignan natin yung bubong ay single slope roof lang siya. So very very advantageous na yung bubong nyo ay single slope roof lang. And yung advantage niyan ay less leaks. Dahil pag yung bubong nyo ay pag ganun, ang pwede kayong magka-problema dito sa dugtungan na ito, pwedeng magka-leak dyan. So usong-uso yung ganitong klase ng roofs ngayon sa modern design dahil less leaks and mas madaling i-construct yung ganyang klaseng bubong, my dude. So, okay, so this is your gourmet kitchen and this. Your dining room. Ooh, nice. I love this one. Hey, this is good architecture. Yeah, they did this right. Okay, so this, this door right here, okay, I'll take you there later, but this door right here leads you down to the service kitchen. So the service kitchen, maid's room, driver's room. It's like a basement. There is a basement and you can do your heavy cooking there. This one is more for entertaining because you can put your probably 8-10-seater table right here. And you still have space here for... Okay. So I really like kung ano yung ginawa ng architect dito na hiniwalay niya yung mga maid's quarters, driver's den, yung mga auxiliary kitchen nandun daw sa baba, pati na yung parking mo. It means na properly designed itong bahay na to. And zinone nung designer or nung architect properly. Very nice. Very nice house. This is 4 floors. The builder decided to put an elevator, a private elevator. Okay. Oh. Para sa mga tenders na tamad, you know. Yes, but since no tenders dito, we will use the stairs. Stairs style. Walang senyo. Always take the stairs. Okay. Dito sa Philippines, ang recommended na pag-install ng elevators ay pag yung bahay nyo lumagpas na ng 4 stories. Ibig sabihin pag yung bahay nyo ay 5 stories na, ayun, recommended na maglagay na kayo ng isang ganitong klaseng private na elevator. So, sabi mo, ayaw mo ng bahay eh. This is more like a townhouse for me kasi walang yard. Right. What's the damage? This one is 120 million. Okay, so nakalimutan ko hulaan kung ano yung price nitong bahay na to bago na i-reveal. Too late, na-reveal na 120 million. Siguro, maganda yung location nito. Very, very exclusive yung subdivision or may malapit na mall. O itong location na to is situated within the city center kung saan very, very accessible yung mga common areas na pinapasyalan ng mga socializations peoples. Yun yung reason siguro bakit 120 million to. So feeling ko lang ito yung bibili ni Sir Will pero... tanong natin siya kung ito ba talaga ang bibili niya. Go ahead, future Lian. Alam mo, yung gusto ko talaga sa architecture dito is the yung rustic look. I'm all about just like wood and trees and stone.
So kung gusto niyo mapanood yung tatlong house hunting videos ni Sir Will, lalagay ko yung link sa videos niya down in the description below dahil onti lang yung mga parts na naipakita ko sa video na ito may dun. So puntahan nyo ang kanyang videos and mag-subscribe na rin kayo sa kanya. Paabutin natin ang kanyang second channel ng 1 million subscribers! Disney! Anyway, hanggang sa susunod na kabanata mga bata, huwag nyo kakalimutan yung notification bell. Kundi, matadaganan kayo ng gintong pader habang jumajorbox kayo. Ano na yung outro ko? Basta, kabanata, bata, flying quiz.